ni Wise. So kakaibang klaseng sabihin natin shuffle ang ginawa dito ng Bren Esports at talagang napaghandaan nila yung laban against Blacklist. And speaking of paghandaan din natin ang mangyayaring awarding ng Hall of Legends as well as the playoffs na mangyayari sa SMX from May 4 to 7. And dadako na nga tayo dito sa drafting phase. Ano? Talagang hindi nila binibigay yung glue at Arlott dito sa seryeng meron tayo ngayon, Burrito. No? Yeah, dalawa to sa mga heroes na nasa rank S ng ating tier para sa mga XP laners. Arlott, nung first time na nagamit siya, nakita kaagad yung potential ng hero na ito. Oo. The final slash play and isa sa mga ultimates na sobrang instant. No, parang siguro millisecond lang yung delay ng isang final slash at talagang nakakagulat siya, lalo na sa mga backlines. And ako personally, ginamit ko at tinry ko yung mga flicker final slash. Ang hirap pala niya, no? Ang hirap pala niya i-timing. And yun nga, Doritonos, nasabi mo nilalaro mo tong Arlott eh. hindi naman, pinractice ko lang. Pinractice mo lang? Ayaw gamitin sa rank. Natatry ko lang. Hindi natin basta ginagamit. Mahirap kasi, basta mga komplikadong hero, hindi ko masyado ginagamit yan eh. Pero ito, speaking of komplikadong hero, isa sa mga hero na nagpahirap sa kanila from that game number one, na walang iba kundi itong Fanny, ay aalisin na ngayon ng mga agents. Yeah. Pero dito, open pa rin naman yung Fredrin na flex pick at talaga namang pinipili ng dalawang koponan na to, no? Ano kayang makikita natin na ibabansunod? And ito naman, Joy. Wow. Okay. So, ano ang i-open ng Blacklist International? Valen or 1-1. Ayan, ang pagpipilian. Either way, pipiliin ng Bren Esports kung ano man yung ma-open doon. I think yung you don't give 1-1, I think. Yeah, ang hirap. What. Nakita na nila yung unang match or unang pagkaharap ng dalawang koponan na ito. Isa ang 1-1 sa mga heroes na nagpahirap talaga sa kanilang kupunan. So, ayaw na nilang pumunta sa ruta na yon. Yeah, feeling ko, pinakamaganda talagang tanggalin dito is the 1-1. Kasi kung kukuha naman ng Valentina, marami ka namang option. Pwede kang pumunta dun sa route na ayaw, hindi ka pupuha ng mga maraming heroes na magaganda at impactful yung ultimate. Or, punuin mo ng ultimates na marami. Pero, tinanggalan ng hero dun, si Kyle Tizzy. Yep. Lance! Gusto ata ng Bren Esports na Blacklist na kumuha na lang din nung perhaps kunin nila yung Valentina tapos maybe along the way yung Kaja pwede nilang nakawin. And also they have the Lolita. Alam natin 1-1. So ang dating nangyari dito para sa Blacklist is going to be Farsa Lolits. Yun yung pwedeng sagot. Kaso ma-open yung Valentina dun sa kabila pati yung Kaja, which are two great picks for Bren Esports. Either way, doable naman for Blacklist International. Kung sakaling sila yung mag-Farsa Kaja or Valen Kaja, pwede rin sa kanila. Or yun nga, Lolita Farsa. Those are the combinations na possible. But I think yung Blacklist, knowing Blacklist, baka Farsa Lolita yung kanilang kunin. Yeah, feeling ko yun nga. Kasi kailangan mo ng pansagot doon sa mga stocks na pwedeng ibigay ng isang 1-1 and the Bulwark Shield, one of those kits na pwedeng gamitin. Pero Estes ang kanilang naging route and Fred Dren para naman kay Wise ang kukunin nila dito. So, ito yung medyo mga bihirang nangyayari. No? Yung lumalabas kaagad yung position 5 and yung jungler sa first phase ng drafting phase, gaano ka-crucial to? Sobrang crucial. At least comfort ng Blacklist International. They can play around it. As third pick nila yung Brody, it's gonna be fine. Ang mangyayari dito sa Bren Esports, pwede nilang kunin na yung Kaja ngayon kasi isang hero yun na pwedeng pangsagot dun sa Fred Dren, di ba? And another hero na nakikita ko ngayon na ginagamit against Estes is Faramis, in fact. Kasi pwede, at least kaya mo nga i-out sa stake. So after nung ultimate ni Estes, at least meron kayong pang-rundown gamit yung Faramis. Yeah, Faramis. Nabasa na nga ulit ni Wolf yun. Faramis pick para sa Bren Esports and yung extended teamfight capability ng kuponan na ito. Uy, pero another cheese pick mula kay Flap TZ, which is the Terisla. If I'm not mistaken, ginamit na rin niya to last time, di ba, Terisla? Which is, pangsagot dun sa mga tipong Arlott, ganun. And of course, yung flicker penalty zone, perfect sa Estes comp yan kasi magkakadikit na rin sila. Oo, dikit-dikit. Pwede mong gamitin. Blacklist though, tingin ko maganda pa rin yung Brody. There's another option which is yung Claude. But at the same time, mapapaisip kayo, kailangan mo rin ng DPS kung ikaw yung Blacklist. Like Farsa, for example, na pwedeng pangsagot agad dun sa 1-1 na mababurst mo agad bago pa. But, of course, the Faramis ult kind of solves that.
So I wonder kung ano yung pick dito ng blacklist. Nga, no? Kasi maganda yung sinasabi mo, Wolf, ha? Yung Claude, isa sa mga heroes na pwedeng kunin talaga dahil babasagin mo yung Cold Altar na ultimate na manggagaling dito sa isang Paramis. Pero Kari ang kanilang pinuntahan dito sa first three picks ng kanilang kupunan. Now, second phase ng banning. Sino ang pwede nilang targetin? Actually, wala pang hero dito si Kyle TZ. So, pwede bang jungler or even roamer ang targetin nila dito? Ano mas magandang targetin nila dito? Tingin ko mas magandang targetin yung jungler kasi hindi ka sure dun sa Faramis eh kung magiging post 5 sharp, post 4. Ay, oo. Much better if mag-focus ka na dun sa pwedeng tumapat sa Fredrin like Bartis, for example, or Hayabusa na pinipick din ng Bren Esports against this composition. And of course, Hayabusa, in a way, komportable siya din sa mga ganito. Oh, of course, yung Hilkert din. Oo nga, no? Napakagandang ban. Great ban from Blacklist. Ito yung nilabas talaga ng Bren Esports na cheese pick din noong mga nakaraang linggo, no? And hindi na nga nila hinayaan na mapunta ang Hilkert. Ganun din ang Valentina sa kabilang side. Kasi pag nakuha nga naman ng Bren, itong Valentina, pwede rin kopyahin yung Estes, no? Yes. Parang magiging Faramis at saka Estes yung sustain. Parang kalaban ng Blacklist yung sarili nila. Ganun. Sobrang hirap na. Great idea from Bren Esports to actually ban this out. And for Blacklist, tingin ko, they might lean on the Martis o kaya Akai dun sa ban nila kasi ito yung mga heroes na pwedeng pumigil dun sa OB. At the same time, ayaw ng Fredrin na makatapat yung mga ganong heroes. So they will have to choose na kung ano yung mga Kyle TZ bans nila. Hayabusa, that we mentioned earlier. Na ginagamit, perfect versus carry, if ever. Yeah. So, mahirapan si carry doon. Nagustuhan ko rin ha, yung ginawa nila dito na tinanggalan nila ng mga assassin heroes. And Edward ang kanilang naging target. Oo nga naman, kasi parang ang hirap kalaban ng isang Benedetta against Terizla. Mabagal kasi yung Terizla and at the same time naka-cancel ng isang Benedetta. Yeah. Diba? Even yung penalty zone ay maaalisan niya. So now, ano ang available? Farsa? Farsa. I think yung magandang pick for Blacklist. Panggulat doon sa 1-1 kung sakali. At pwede rin i-whittle down yung mismong extra HP na nakuha mo from this Faramis. I wonder kung yung Blacklist ay kumagat ng ibang hero for you. Like, for example, yung nakita ko dito yung Pipog Julian. Na pwedeng pang snipe, but I think yung Farsa just makes total sense here for Blacklist. Lapu-lapu ulit ang sinuha ng Blacklist doon. And nagtitiwala pa rin sila dito sa pick ni Edward. Although hindi naging maganda yung game 1 nila, parang sabi nila, ay wala to sa hero, no? Oo. Parang ganun sila sabi. Nasa gumagamit nasa to. Nasa ano din talaga. I think yung lapu-lapu magandang sagot doon sa Faramis. Expect din ng mga teams na i-consider yung lapu-lapu versus Faramis. Kasi pwede mo nga ubusin yung HP agad. Tapos libreng setup yun kasi masustan yung mga kalaban mo after na mawala ng HP. Which means na ngayon, ano ba ang manatitira dito for Bren Esports? Nandyan pa rin yung Akai na hindi ganun ka-comfortable kapag merong carry, but it is good versus Fredrin in many cases. So, syempre, Martis. Leaning on the Akai though for Bren Esports. Tapos, siguro pwede this time, they can even go for still the yung Kaja. Kaja? Oh, Stephanie siya yung kinuha nila, no? Oo. Okay. Anti-Estes, in a way, anti-sustain. Very good answer. Although both heroes will struggle from the carry, but it is what it is. And ayun na nga, carry yung nasa Blacklist International. Mm-hmm. So, sa ganitong composition, Wolf, looking at this, anong nangyayari usually kapag ganito yung pick sa early game? Yeah, pang early, kuha sila ng pick-off sa mga early. Tapos, hintay nila mag-farm 1-1. So, basically, gagawa sila ng space for the 1-1. Which I'm curious kasi, ano yung pampigil ng Blacklist doon? Farsa, syempre, magandang pick kung sakali. But other than that, ano pa ba yung ibang DPS source? Kailangan may constant damage output mula sa Yue hero na makikita natin. Maybe Kadita, kasi pang snipe siya. Xavier! Yan yung hinahanap natin. I think this is a good answer from Blacklist International. Although slower siya,
But ito yung hinanap natin, constant damage output. Lahat ng may skill, something along the lines of Xavier, Julian, yung mga ganun, laking may nababatong mga spell na napapang-spam. Yung Farsa kasi medyo ultimate dependent, but this time Xavier, mabilis din kasi yung spams niya. Mm-hmm. So I think it's a good understanding here from Blacklist International. And also, meron silang pang late game, no? Kasi si Xavier, habang tumatagal, sobrang sakit niyan. Yes. Yeah. Tsaka yung map, sabihin natin na yung contribution na doon sa buong mapa, di ba, with the Dawning Light, and at the same time, yung Mystic Field kasi hindi biro yun eh. Kapag doon sa nagiging team fight, tinamaan kayo ng Mystic Field, mahihinto kayo lahat eh. So, pwedeng game changer ito para sa side ng Blacklist International. Pero ngayon, abangan natin ang mga magiging match-up this Faramis. Ito yung parang gusto kong tingnan kasi ang kunat din ng mga heroes na manggagaling dito sa Bren Esports eh. So, madadagdagan with the kits, lalo doon sa kanyang Cult Altar. Pero ngayon, ay sisimulan na natin ang game number 2, Blacklist International and Bren Esports. Okay, late game para sa Blacklist for sure. Early game, pwedeng i-argue na yung Bren Esports, meron silang enough na pickups. And look at this, 1-1. Ay! In-advancean niya. Uy, kaka-i-babe. Nagamit agad yung flicker. Kaka-i-babe naman pala si Juan. Ibang lasa yung ginagawa ni Super Marco dito. Nalim nun ah. And alam niya rin eh, na may slight advantage siya kapag tumama yung skill 1 niya, no, doon sa sa isang carry, which is, by the way, medyo malambot pag early stage. Pero Few and Ogwen, makikita mo kung yung presensya nila, tinan mo, hahatakin pa, tatawaan dito ng gulong. At makamatay si Yuen, first blood para sa kukunan ng Bren Esports. Kaya lang, hindi papayag ang Blacklist International, walang bawi. Si Oh My V naman at bababa sa hindi pa siya kanyang health, pero may paghatak din. Grabe yung ginagawa na Shadow Stampede play. 2-0 ang score natin kagad. Parang binibilisan talaga dito ng side ng Bren Esports, no? Kasi, ayan na nga, nag-flicker na din doon si Owl at talaga namang ayaw din talaga nilang ma-slow down itong larong to. Kasi considering na Xavier ito, pag maaga siyang nagkaroon ng kanyang mga spammable skills, ay medyo mahihirapan sila pag dumating na itong turtle of the game, which is 16 seconds. Pero nawala doon si Oh My Venus in the hands of FlapTC. Ibang klase yung ginagawa ng Bren Esports dito. Kaya nila kasi makipagsabayan ng suntukan eh, yung toe-to-toe na team fight. And at the same time, si Few din, ang laki ng contribution niya eh. Di ba, nakakakuha ka ng health every time na nag-skill to ka, di ba? And Shadow Stampede, malaking tulong para sa mga, sabihin natin, kumpulang miyembro mula sa Blacklist International. At unang pagong ng laban na ito, Bren Esports. Ang ganda ng pag-zone ni FlapTC and Owen at walang naging contest mula sa Blacklist. Sabi to ni FlapTC, teritoryo ko to! This land is my homeland. Inaakaw niya yung linya ni Lapu-Lapu. Ang napansin ko dito sa Bren Esports, ang daming magandang bagay na nangyari doon sa first interaction. Una, nakuha nila Lito Wanderer. So, nag-level 4 si Kaltizi. Kasi ang inuna nilang kakaibang rotation, typically after nung first buff or nung second buff mo, kukunin mo agad yung Lito, nireserve nila. Tapos yung nag-level 4 pa rin si Kaltizi. Tapos, nagkaroon ng assist doon si Few. Reaching up to 2,000 assists. Si Idol si ng Mami. Idol. Palatoy. Ang maganda doon, naka-elegant gem siya. So, after nila makuha ng first blood, after nung flicker hatak, naka-HP back pa siya. Naku, speak of HP, bumababa unti-unti at Oh My B ang mamamatay against Bren Esports. Agawan ng Lito, pero si Wise pa rin ang naig doon. Kaya lang, ito na naman yung nangyayari. Galing doon sa game number 1, maagang napapunish itong si Oh My V. Oh, napapunish na nga doon! Si Olo versus Super Marco! Ay. Wow! Ang bilis! So, ang bilis mong pangyayari. Nung nangyari na may corrosion side kasi bigla, tapos under the turret, napatay pa rin niya. Ganun kalakas yung damage output niya. Yun o, tira mo, Ghost Bursters. Nag-multiply pa yan kapag magkakasama at magkakadikit kayo eh. And yun, yung science pala, no? Kasi kapag may Estes ka, ang nature nyo, talaga magkakadikit-dikit. And gustong-gusto yun ng isang Faramis. Pero speaking of kagustuhan, gusto na kagad nilang patumbahin yung bottom lane. Tingnan mo naman kung paano magsama-sama dito, Bren. Ang bilis din kasi ng rotation na nagagawa nila doon, no? Kasi si Kyle TZ, ang bilis pumunta sa mga lanes. At the same time, ganun din yung pagro-roam na ginagawa ni Ogwen doon. Talagang ultra-fast yung ginagawa nilang rotation. And
literal kasi na ultra fast eh. Kasi meron kang ano eh. Meron kang Baksha dito. May Baksha Shield Unity. Spammable skills na Shield of Spirit. So, para sa akin, itong first, itong early game, yung first 5 minutes ay sobrang importante para sa kupuna ng Blacklist International na makahabol at makabawi. Pero si Yue naman, ang kanila babawian. Saan ka pupunta? May Divine Judgment pa nakasama yan. And Ogwen ang makakasecure ng kill na yon. Oh, may Venus. May heal siya na ipapronta. Habang si Wise ang makakakuha ng turtle. Cook author in. Edward ay mamamatay sa kamay ni Super Marco. Double kill para sa kanya. At si Oh, may Venus na ang next na target. Pero si Kyle TZ ang makakakuha nun. Wow! Grabe. Nakuha nila yung turtle nung Blacklist International. Pero nabawasan sila ng miyembro doon. Sino kayang lumamang? Oh, man. So, sobrang laki nung lamang ng Bren Esports doon. Kahit ba nakuha yung turtle ng Blacklist, nakuhaan sila ng turret, nakakuha ng 3 kills, nabigyan ng double kill Super Marco. 3-0-1 ngayon and lamang na siya ng 2,000. Wow. Oh, more than 2,000. DHS, tapos naka-demon hunter sword na siya rito. Snowball. At Corrosion Sight. Ladies and gentlemen, napaaganda na nagiging laro dito ni Super Marco. Sabihin na natin na laking tulong din talaga na ginagawa ni Ogwen. Ano? Pinaparamdam niya na any moment ay pwede kitang hatakin. May flicker ako na gagamitin. At ngayon, top lane naman ang ata magiging punti ng Bren Esports rito. Yung nangyaring pag-go kanina ng Blacklist ng Bren Esports, nag-ulti si Omay Venus pero wala na siyang tinamaan na kakampi kasi dalawa yung hatak mula sa Bren Esports, so ang daming displacement. And then may isa pang problema yung Blacklist na kapag nag-group up sila, may Ghostbursters, tas may Teresla. I think yung Phantom is talaga a great answer. Oh my goodness. Wow. That kill mula dito sa Bren Esports habang si Wise naman may ipagsabayan kay Flap TZ. And the TC brother is doing it again. Nandun yung Turkish Puissance, hindi makababa dito si Omar B. Pero may pag-atak! Sakto din yung flicker and the penalty zone mula dito kay Flap TZ and turret ay babagsak sa kamay ng Hive. Grabe, ilang tore na yun na pabagsak dito ng Bren Esports. At yung kanilang mga tore ay talaga namang standing strong pa. And 10 seconds na lang ay aakyat na uli ang turtle doon. Sobrang kanila talaga yung snowball sa larong ito. Ang gold lead kanila. And obviously, nahihirapan ng Blacklist International na tapatan yung damage na meron ngayon yung Bren Esports. Yeah, and kapansin-pansin na lumipas na ang early parts, no? Nasa 6 minutes and 40 seconds na tayo ng ating game. So, ang inaasahan na ng Blacklist International dito ay itong si Owl para, and si Yui as well, para sa magiging damage nila sa latter portion ng magiging daro na to. Kasi the true damage mula dito sa isang carry, talagang pupunitin at pupunitin kanya kahit gaano kakakunat. So, iyon yung pinoprotektahan at pinapangambahan ng Bren Esports dito na hindi na dapat umabot sa punto na makakuha ng items at makapag-snowball pa itong si Owl, araw-arawin na natin. Araw-arawin. At nabanggit mo nga dun si Yue, no, na ayaw nilang patagalin kasi knowing Xavier, sobrang sakit niyan at pwede niyang mabaligtad yung isang game. Pag na-stun niya, na-spam niya yung skills niya at papasok pa yung kanyang gold laner doon na si Kari. Looking really... na-force agad yung passive. Okay. Na-force yung passive, na-force yung retry. It means na... yung Blacklist, wala na sila din talagang choice dito. Kailangan nila mag-turtle. Hindi yung turtle na objective, ha? Kasi mag-turtle dun sa base nila. And look at top lane, finifreeze din ng Bren Esports ngayon. Hindi nila kini-clear it up. So, mapapwersa yung Blacklist na umangat dito sa lane sila. Lumabas dun sa comfort zone nila. And constantly, pwedeng gawin lang to ng Bren Esports. Nagkakang tanggalan ng farm. Ang nangyari kasi dito, kapag namamatay yung mga minions sa may top lane, parang na-denyan yung Blacklist International ng isang wave. Yun, ang importante pa naman para kay Owl, yung mga waves and even yung mga minions na dapat ay makukuha niya. Pero si Wise ang kukuha dito ng Hive at si Super Marco na naman. Pero atake yung tatlong members mula dito sa Blacklist International. And turret ibabagsak sa may top lane. Edward, hahampas yung kanyang landshaker pero sakto yung Cult Author para iligtas ang grupo dito ng mga bubuyog. At ngayon, 18 seconds bago mabuhay yung Lord ng ating game. Nahihirapan lang lumabas sa sariling base ang Blacklist. Sobrang hirap nito. Blacklist, they decided to go for Estes Fredrin. And nakita nating sagot nila before was to snatch the Lolita para at least may pang sagot sila dun sa 1-1. Nakita natin nung first game nila versus Bren Esports na nilet go nila yung 1-1 nung unang pagkikita nila na may effect din talaga yung Lolita versus the 1-1. But this time, Estes, bukod sa
hindi na niya kinaya yung speed dun sa may gitna, hindi siya nag-level 4 agad for the first turtle. Ngayon eh, parang hindi pa rin enough yung pag-healing nila, pag-sustain nila. This time, 12-0 in favor of Bren Esports. You're gonna wonder, ano pa yung pwedeng gawin? And nag-Scarlet sa sobrang snowball ni grabe. Super Marco, nag-Scarlet. Sakit mo siya, sobrang sakit ng crit. Nag-Scarlet Phantom, additional attack speed para sa kanya. And gets kasi ng Bren Esports yung idea, no? Kung meron kayong sustain, kukuha ko ng anti-sustain. And Turkish Puissance is one of those, sabihin nating skills na talagang ipinangkakancel pagdating sa mga healing type na hero. At ngayon, unti-unti nang bumabagsak ang mga tore mula dito sa Blacklist. And yung Lord ay nasa bottom lane. Ano ang ipapriority din ng Blacklist National? Puprotektahan ba nila itong gitna? Pero Lord ang kanilang uunahin. Yung turret sa may ibaba ay babagsak na. Parang si habang si Edward ay mamatay din. Tatama yung penalty zone. Unti-unti bumabagsak ang mga agents. Makakalipad si Super Marco. At ang Bren Esports ay mananatili sa itaas! Bren lang malakas! Wow! Wala sila ng minions! I-call ko na eh! Wala, yala! Wow! Ito na! I-call mo na! Bren lang malakas! Wow! 17-0. Umabot sa point na 11,000 ang overall gold na nakuha ni Super Marco. Ito na yata yung pinakaunang beses na magkakaroon ng 1,100 GPM. Wow! Kasi 10 minutes tapos 11, hindi yata siya abot. We are at 11.2 tapos 10 minutes and 21 seconds. Baka hindi siya mabot dun sa ilo. But this is the first time na sobrang lumagpas sa 1,000 gold per minute. And I think overall, MPLPH Season 10, ito yata yung record-breaking na GPM. Nagkaroon siya ng corrosion site nung 3 minutes and 20 seconds, tapos pinuruhan niya agad doon si Carrie, nakuha niya yung kill, at hindi na siya tumigil. Sobrang yaman ni Super Marco sa game na to. Ibang klase. Tsaka nakita natin eh, parang actually, tayong dalawang Wolf, nagulat pa nga tayo na, okay, nakadi mo na ang threshold na pala to. Mm-hmm. So, napakabilis ng snowball. Again, props pa rin sa Blacklist International for putting up a good fight. Naging mahirap ito para sa kanila at yung chance nila na makatungtong doon sa top seed ay mawawala na ng tuluyan. Ooh. Well, kakaiba ang Bren Esports dito. Ah. Sabi nga ni Wolf, record-breaking yung ginawa ng Bren Esports. Mm-hmm. And speaking of record-breaking, sila talaga yung pinakamarami atang 2-0 na nagawa dito sa season na to. Yes. And of course, dahil na 2-0 nila ay talagang nakuha nila na secure na nila yung top seed. Exactly. Kasi 28 points and plus 3 equals 31. Ah, galing sa math! Quick maths. Ang hirap eh. Nag-iisip pa ako eh. Sana sagutin niyo. Yes! Sasagutin. Normally, pag nandiyan si Majin, hindi niya sasagutin niya. Ipapasa niya sa iba eh. Oh my goodness. Ang daming mga maliliit na bagay na gusto ko rin i-point out dito. Like for example, yung choice ng Carrie. Di ba sinasabi natin, Brody sana eh. Brody, oo. Nung game 1, gets natin na nakaw sa kanila yung Brody. But this time, they have the chance to get it. Kitang-kita natin na struggle yung Carrie. Kasi yung Carrie, hindi niya kaya yung range ng 1-1 talaga. Dumatik, nagulat tayo sa level 1. Meron siyang Tiger Pace, so may passive. Dilakad niya hanggang dun sa gitna ng tier 1 at ng tier 2. Hindi niya, pinoke niya agad si 1, si Carrie. At ever since then, hindi na talaga nakahinga yung Carrie. I think hindi kaya ng range ng carry dun sa early game. Uh-huh. Yung laning stage, kumbaga, na tumapat dun sa isang 1-1. Yeah. At saka nakita din natin yung ginawang sugal din ng Blacklist International dun sa drafting phase pa lang, di ba? Yung first 3 bans and yung final ban nila, which is the Lancelot. Mm-hmm. Maiintindihan natin eh, kasi parang kapag may dalawang hero ka na gustong sugalan, gusto mo, kung mapunta man sa isa, yung hero na yon, for example, dun sa case na yon is the 1-1, may mapupunta sa aming isa. Yeah. Di ba, Valentina and 1-1 yung dalawang hero na pinagpipilian natin kanina, Wolf. Yes. And Odin. Pero iba yung naging, iba yung naging sagot ng Bren Esports dito. Okay, since kumuha na kayo ng mga ganyang klaseng hero, Brethren and the Estes, available yung Faramis and yung idea na magsasama-sama kayo, ipabor sa isang Faramis, lalo na dun sa Ghostbusters niya, di ba? And nasabi nga rin ni Wolf kanina na kapag Terizla, mas gusto niya yung dikit-dikit. Mm-hmm. And yung nangyari sa Blacklist International, parang nagstay sila doon sa comfort zone nila na instead na
ma-pick off sila nung Bren Esports ay nagstay sa comfort zone kesa naman daw sa penalty zone. Tama ka dyan. Iba yung mga atake mo. Oh, na. Pero actually, gets mo naman yung idea ng Blacklist International doon sa lineup na meron sila. No? Mm. Naglagay sila ng hero for their early game para Bubrusco, which is the Fredren, and late game insurance with the carry. But yung damage sa early game ng Blacklist ay ng Bren Esports ay sobra, so hindi kayang tunawin or hindi kayang i-sustain ni UMV, lalo na kapag nakababad sila sa Turkish Puissance. And yun yung wino-worry ko pa lang right after ko makita yung Baksha, na paano ang magiging parang hindi magiging standalone yung isang Fredren, yeah, dito, kasi hindi niya kaya makipagsabayan sa isang Baksha ng 1v1. Ang laking bagay nung nakuhaan sila na Tokel sa may gitna. Katulad sinabi ko, di ba, parang may dalawang tao doon, may flicker pa din si Few, tapos may elegant gem siya. So after niya ma-clear yung wave, tapos makakuha sila ng kill, magde-level up level sila. Up siya, oh. Naunang mag-4 din si Kaltizi kasi sa kanya napunta yung Lito. So pag dalaw ni Wais doon sa may gitna, meron agad ultimate na available for Kaltizi. So ang ginawa niya, hinarangan niya, tapos binabara niya ng ultimate. Afterwards, nakakuha ng 2 kills yung Bren Esports. At from then on, talaga, alam mo na snowball na. Few, sobrang farm na nung time na yon bilang position 4. Tapos si Kaja, dahil nabigyan siya ng libreng lane. Then afterwards, parang nakuha siya ng extra. And all the while na nag-focus yung Blacklist dun sa may gitna, since tinatry nga nila mag-survive dun sa gitna, na butas yung may bottom lane kung saan na doon yung 1-1 versus carry. At alam natin, 1-1 yung lamang sa matchup na yun. And sobrang lumamang nga doon ng Bren Esports. Makikita natin na andito pa rin yung gigil nila sa season na ito. Kaya naman, pakiramdaman muna natin ang mga panalo. Ipasa na natin muna yan sa ating napakagandang host na si Mara Aquino. Congratulations, Hive! You're Bren Esports with a sweep! Congratulations! Sobrang bilis yung tinapos yung laban. First game, it's about 12 minutes. Second game, hindi pa umabot ng 11. It's about 10 minutes, 21 seconds. How did you guys do that? Kasi yung Blacklist, they're getting better and better. Pero parang andali lang para sa inyo itong series na to. How? Siguro dahil pinaghandaan po talaga namin sila sa training namin. Parang sobrang commit yung pagte-training namin, tas nadala lang siguro namin yung momentum namin nung game 1, nung game 2 parang on point lahat ng mga pinagagawa namin, pero at the same time parang nag-overthink pa rin kami kasi nag-overthink kasi yung Blacklist po malakas po sila. Speaking of eto, gusto kong tanungin si Kaltizi, speaking about overthinking, I'm gonna reveal something. Every time that piniface nyo ang Blacklist International, parang no overwhelm after in between the games, something happens to you backstage. Can you share with us? Every time po na kalaban po namin yung Blacklist, parang parang iniika po kasi ako. Parang pagkalaban po sila yung Blacklist, parang kinakabahan po kasi ako. Kaya parang ganun nga po, every after po ng game, parang hirap po ako huminga. Pero what is it about Blacklist? Kasi nag-start to last season pa, hindi to nangyayari ata with other teams. Pero bakit Blacklist? What is it about them na kinakabahan ka, no overwhelm ka? Why? Siguro po sa crowd. Para, sa crowd. And good job, kasi regardless what happens, people don't know what goes through the minds of the players. Minsan talaga may anxiety, but ang galing mo pa din, and you're able to overcome that, especially kapag may pressure sa crowd. So good job on that. Now, congratulations sa Bren dahil secured na ang top seed! Yes! Pwede ko bang tanungin, Coach Ducky, usually our Coach Bren, ano yung mga incentives ngayon na secure yung top seed? What's happening? Tsaka gusto ko malaman anong lulutuin ni Coach Ducky mamaya. Magluluto ako ng beef Wellington. Beef Wellington! Coach Bren, so now, top seed, what's gonna happen? Ano bang may promise ka ba sa team na kapag na-secure to, eto yung mangyayari? Wala, mag-outing kasi kami. Uy! Mag-outing, kailan yon? Gano'ng katagal saan? Sa Laguna lang, 2 days sa Sunday. Yun lang yung reward nila sa mga pinapanalo namin. And for sure, they're looking forward to that. Once again, top seed!
Bren Esports. Thank you so much. You may now take your bow. Go ahead. Take your walk of victory. Top seed na ang Bren. Congratulations. And for sure, ang ating mga manalaro looking forward to that incentive. Pupunta sila sa Laguna to celebrate their great performance this season at naging fruitful nga. Dahil now, they're in the upper bracket. Balikan na natin ang ating casters para sa analysis. Pasok! Maraming salamat, Mara and Bren Esports. Kitang-kita namin ang ngiti sa mga labi ng members ng Bren. And meron na talaga silang time para mag-celebrate kasi secured na nila ang top seed. Kumbaga, yung mga susunod na laban ay siguro hindi na sila ganun ka-pressured. Mm-hmm. Dahil talaga namang medyo nakahinga na sila ng maluwag. At sinabi nga nila na talagang pinaghandaan nila yung Blacklist International. Yeah. Nandoon pa rin yung respeto nila sa galing ng Blacklist International. Yeah. And yun nga, anong naramdaman mo na parang naramdaman mo ba yung saya nila? Yeah, actually, kitang-kita mo sa mga mata ng mga players na parang yung isa sa mga tinik sa lalamunan ng kanilang hubunan napagtagumpayan nila, di ba? At makikita mo rin, mararamdaman mo kay Kyle Easy, di ba sinabi niya na kapag kasi Blacklist International kalaban namin, kinakabahan ako eh. So, ibig sabihin yung respeto niya doon sa organization na yon and sa dami ng mga championship na naipanalo nila dito sa MPL and hindi lang dito, kundi overseas or sa international scene, ayun pa rin eh, yung respeto ng mga players, especially Kyle Tizzy, sabi nga niya, parang hindi daw siya makahinga minsan, di ba? Kapag kinakabahan siya. Pero it is what it is. Napatunayan ng Bren Esports na kaya nila makipagsabayan at isa talaga sila sa mga teams dito na kailangang bantayan. Nakipagsabayan, binantayan ang Bren Esports. Proud sila, pero nandoon ang respeto para sa kanilang mga kalaban. Pero malalaman pa natin kung paano nga ba na ipanalo ng Bren Esports ang kanilang larong ito. Ipasa na muna natin kay Wolf. Mukhang handang-handa talaga yung Bren Esports dito sa laban na ito. And they said themselves dun sa post-game interview na pinaghandaan nila ang nakalabanin ng Blacklist International. And that all started with the draft. The way that they utilized yung mga openings na nakita nila dun sa mismong draft. For example, nabigyan tayo ng chance na makuha yung 1-1, they grabbed it. Eventually, ang sagot ng Blacklist International was Fredrin and Estes. Understandable yung most particular yung sa Estes dahil signature pick nila to. At alam naman natin, mukhang komportable talaga si Wise with this Fredrin. So this is looking okay naman para sa Blacklist International. Instantly nga lang, ang naging sagot ng Bren Esports is Terizla na talaga na caught off guard yung Blacklist International. And the Faramis that we know na sagot nga. At pinredict din naman natin na mapipick eventually itong Faramis and it wasn't the perfect slot for Bren Esports na hindi na talaga nabigyan ng chance na magkaroon ng time na mag-group up yung Blacklist International. Ang pinaka-importanting pick nga lang dito ng Blacklist was the third pick carry na alam natin nakatapat niya na yung 1-1. So, hindi talaga nagkaroon ng sagot ang Blacklist International sa 1-1 kahit na dun sa binigay, dun sa fact na binigay nila ito bilang first pick. Choice ng Blacklist International na ibigay yung 1-1 sa Bren Esports, but at the same time parang hindi nga nila nasagot. Zero damage to turrets, zero kills from Blacklist International, perfect game for Bren Esports na hinahanap natin at saktong-sakto pa nakuha nila tong win na to at nakuha din nila yung upper bracket berth. At yung first, yung top one nga natin dito sa ating standings, wala nang makakagalaw sa kanila doon. And that's their road to the playoffs. So, Blacklist International, nakita natin yung mga weaknesses dun sa draft. Di naman natin sinasabi talaga na totally outdrafted or na hindi na makakalaro din Blacklist International. But there were important na butas dun sa lineup ng Blacklist International na-exploit ng Bren Esports. For example, mula dun sa ating MVP na si Super Marco with 1,088 GPM. My goodness. 3 minutes and 30 seconds, nakuha agad niya yung corrosion site. And nung time na yon nakakuha siya ng kill kay Carry under the turret. Solo kill under against Carry under the turret na supposedly ay may 30% damage reduction dahil dun sa outer turret energy shields. Pero nakuha pa rin niya. So, papansinin natin dun sa first second, for some reason, nalikuran niya doon si Carry. Curious eh. Technically speaking, abot naman niya kapag nag-boots ka or
eventually binenta mo at alam natin meron kang Tiger Pace, kaya-kaya mo talaga umabot dun sa likod na yun. At si Kari hindi kaya. Nakita natin na bago mag-spawn yung mga minions, nandun siya sa gitna ng tier 1 at tier 2 turret. At mula pa lang nun, yung mga pokes na yun, at alam natin na na-outrange kasi ng isang 1-1 yung Kari, yun yung na-exploit dito ng Bren Esports. Kaya naman din nagtaka ako kung bakit Kari yung pinili. Very important. Few makakuha ng kill and of course makakuha ng first blood dito si Ogwen, tapos maglilevel up si Few. So magkakaroon siya ng HP back. Meron na silang cooldown dun sa hatak and eventually si Wise level 3 lang noon. Tapos si Omay Venus na scout yung area dun sa may bandang new bush, yung or newest bush na alam natin, yun nakuha siya ng isang kill. 3 minutes 15 lang pala to. Hindi pala to 3 minutes 20. Tapos yun nga, nakuha niya yung kill dahil meron na siyang corrosion sight. Omay Venus, hindi tumama yung kanyang ulti dun kay Yue kasi nga naman nahatak si Yue. Double hatak setup. And then, ang pinaka-perfect dito at 4 minutes nakuha ng double kill ito si Super Marco, tas isa pang assist. Eventually talaga makakuha ba siya ng assist dun sa may top lane and of course a push. Flap TZ connecting with 3 dun sa may likuran gamit yung kanyang flicker. Total dominance mula sa Bren Esports. Like I said, yung early game ay na-exploit din ng Bren Esports. Isa sa mga weakness ng isang Estes is yung first 2 minutes talaga kasi parang lagi ka ma-problema paano ka makakuha ng level 4. Hindi ganun kadali mag triple switch kapag naka-Estes ka kasi ang nagiging problema is hindi naman ganun kabilis yung clear ng isang Estes, so yung wave clear ng isang Estes, at yun din yung in-exploit dito ng Bren Esports. So what I'm trying to say here is yung draft na nangyari dito, nakita ng Bren Esports agad kung ano yung mga kahinaan ng mga choices ng Blacklist International and they took advantage of it. Kaya naman sila yung nanalo sa serye na yun. Yeah.